Kristiyano po, dapat lumalakbay tayo at tumatakbo tayo by faith, knowing na ang Diyos ay may magandang pagdadalan sa atin. Tatandaan niyo po ito. Kapag ka ang focus natin at ang pagsunod natin nasa Diyos, hindi kanya dadalhin sa ikasasama, hindi kanya dadalhin sa ikasisira. Ang titiyakin ko po sa inyo, if we will follow God's direction, tinitiyak ko po sa inyo na magre-rejoice po tayo sa magiging resulta nito. Even to His people, you know what God said? For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. So ganyan po ang Diyos. Sa bayang kanyang pinili, maganda ang kanyang plano, maganda ang kanyang direksyon. Ang kailangan lang po nila, sumunod. Promised land ang gustong pagdala ng Panginoon sa kanila. Sa kontekstong Kristyanismo, sa panahon po natin ngayon, it is also good na ako at ikaw ay sumunod sa kung ano ang plano ng Diyos. Dahil kapag ka ikaw nasa kalooban ng Diyos, for sure, ang direction mo ay magiging matagumpay. Kaya nga sabi, diba, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kaya ang paalala ng Panginoon, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and he shall return unto the Lord. Diba? So dapat talikuran na natin yan. Yung daan ng Panginoon ang ating lakaran. Kaya nga, isang bagay po na dapat itatak natin sa isip natin. Dahil kung sinabi ni Pablo, ako, tumatakbo ako doon sa may katiyakan. Kaya nga, ang tatakbohin ko yung sigurado, ang tanong ko, saan po ba ang siguradong takbo? Pagka ba ang buhay mo, inilagay mo sa kamay ng Diyos? Masasayang ba ang buhay mo? So kaya na maraming oras na sayang, maraming talentong sayang, maraming kalakasang sayang, maraming kayamanang sayang, o sa pangkalahatan, maraming buhay na sayang sapagkat hindi po umayon sa direksyon na nais ng Panginoon. Ang dami pong pinagkakaabalahan ng tao na puro pang lupa lamang. Puro pang temporal lang. Tingnan niyo po ang mga kabataan. Sobra-sobra sa basketball, sobra-sobra sa mga sports, sobra-sobra sa mga bagay ng mundong ito. Hanggang kailan at hanggang saan yan? Ang nakapag-bless yung makakita tayo ng mga young people na naiintindihan nila na ang talent nila, ang oras nila, ang buhay nila, magandang sa Diyos nila gamitin. At sinasabi ko sa inyo mga kabataan, if we will just do it, the right thing, if we will just continue to obey and to follow the direction of God in our lives, ikaw ang magpapatotoo na ibang-iba ang buhay kapag ka ibinibigay at ipinagagamit mo sa Panginoon. Don't just be there. Mamaya, kumanta ka nga, pero ang gusto mo lang, ipakita yung ganda ng boses mo, hindi i-glorify yung Panginoon. Suntok sa hangin yan. Baka mamaya, panay nga ang hulog mo sa offering, pero hindi naman pala yun yung ayon sa instruction ng Panginoon. Suntok po sa hangin yan. Baka mamaya, tayo po ay umaattend ka ng church o nag-o-offer sa ating sariling paraan. Suntok sa hangin yan. Yun po ang nakatalungkot. Kaya sabi ko po, nawa maging blessing po sa inyo ang paalala nito, ang mensahe nito. Hey, don't just be there. Diba? Magsuntok sa hangin. Patamaan mo ang dapat patamaan para meron pong may accomplish. Para meron po tayo, mga kapatid, na ma-accomplish at ma-achieve para sa ating Panginoon.